Hi Libra, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong weekly kabalitaro reading for October 14 to 2024 for your career and money. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Para po ito sa inyong career and money Libra, ngayong October 14 to 2024. This is for you Libra, for your career and money. October 14 to 20, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Libra, open na po inyong monthly kabay tarot reading for October 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money. So may 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Libra for schedule. Maraming salamat po. Spirits guide, mga ganap for this week sa career and money ni Libra ngayong October 14 to 20, 2024. Need 3 cards po. Libra. Para po kay Libra, sa kayo and money nila. Spirits guide, mensahe niyo po sa career and money ni Libra ngayong October 14 to 20, 2024. I need 2 cards po. Okay, Libra, this is for your career and money ngayong October 14 to 2024. Wow! Ang daming mensahe dito. Magugustuhan mo ito, Libra. Kasi may nakita kong career stability dito. May binigay na opportunity sa inyo. Pwede yung project ito. Na nagkaroon ng long-term plans, pwedeng mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay, o regarding sa career and money nyo to eh, na nagkaroon ng long-term plans, okay? And some of you, most of you, nagkaroon ng career stability. And yes, nagkaroon ng success dito, may positive outcome po. Oo, may positive outcome, at kitang-kita ko yung joy and happiness mo dito, Libra. Okay, ang ganda. Pwede doon pa uwi kayo para magbakasyon sa inyong bahay? Or isip-isip nyo yung bahay ngayon na gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi para magpaghinga. Oo, kasi you felt calm and relaxed and security pag nasa bahay kayo. Pwede yung nagkaroon kayo ng bakasyon ngayon or rest day. Sa bahay nyo ngayon. Or isip-isip nyo ngayon na makapagpahinga ka ng maayos pag nasa bahay. May nakita kong grupo ng tao dito, Libra, nag-uusap. Pwede nag-uusap regarding sa domestic matters or sa property na pwedeng ibenta, bumili, or iparenta. Wow, this is prosperity. May parating na malaking pera sa inyo, Libra, for this week.
prosperity, success, career stability. Wow, ang ganda naman. Libra. So, yun. Ang mensahe po, direction. Okay. Do not deviate from your path. Attract a mentor if necessary. Plan where you want to be. So, this is a clarification of your cards here. Oo. Pagpaplano ito sa future eh. Kung kailangan ng mentor po, advisor, gawin nyo. Para siguradong sigurado na yung tatahakin mo is nagkaroon ng konkretong plano at siguradong sigurado. Okay, wow. Ang ganda. New beginning, you will start a new job and life clean, sweep over, hit the reset button. Okay? May new beginning. Pwede kakapasok nyo lang sa trabaho, kakasimulan nyo lang. Or, Wow, ang ganda nito. Hit the reset button. For career and money to, diba? So, yun. Spirits Guide, ano po yung energy ni Libra ngayong October 14 to 2024 sa career and money nila? Clarification po. Para kay Libra, career and money. Okay. Sa mga may oras dyan, kung gusto nyo po ha, Libra, panoorin nyo po yung last 4 days Kabay Tarot reading nyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong October 14, 2024. Panoorin nyo po yung October 13, 12, 11, 10. Kung may nakita kayo or may narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember Libra, at the end of the day, alam mo na ikaw lang ang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. Okay? Kaya pala may new beginning dito. Kasi may recovery. Kung sobrang stress kayo the other day, kung may toxic na nangyari, oo. Kung sobra kayo sa trabaho the other day, ngayon, naka-recover na kayo. Kasi nga, nagpahinga ang ilan sa inyo. Oo. Kasi this is a good sign eh, na ibinando na mo na yung toxic na tao, toxic ba na environment. You're helping yourself to have a freedom. Okay? You have your freedom. Kumbaga, nawala lang yung bad habits mo, na parating overtime ng overtime. Ngayon, nagpahinga kayo at ngayon, nagpasya kayong tulungan yung sarili nyo na hindi kayo mag-overtime. Oh. Marami pang iba dyan ha, na sitwasyon kasi iba-iba kayo na sitwasyon. Basta may na-end, a difficult cycle is about to end. And may new beginning. Okay? Like for example, gasta kayo ng gasta last week, the other day. Ngayon, na-check mo yung budget mo at yung ipon mo at na-realize mo na hindi pala pwede kasi yun, magkakaroon niya ng disbalance, right? Kung palati kayong gasta ng gasta. So ngayon, you are decided to heal yourself, to move forward at mag-save na kayo ng money. Realization din to eh. Oo. Yung sabi ko kanina na sabre, grabe kayo magtrabaho. Ngayon, hindi na. This is recovery ha. Ang ganda. And this is the clarification of your cards here na may new beginning. Okay? Pwede din umiwas ka sa toxic na tao ha. Oo. Basta may parang hindi nakabuti sa inyo na nangyari the other day, the other week. Ngayon, na-realize mo na at binago mo na for recovery, for new beginning. Okay? So, pasensya na po sa ingay. May nahulog. Okay. So, yun. Ano pa? Nakikita ko rin dito na mag-ingat sa taong masakit kung magsalita.
Kasi baka nasaktan ka. Yung toxic kanina, yung toxicity, 'di ba? Umiwas ka na. Oo. Hmm. Sobrang dami din ang trabaho mo dito, Libra. Paras kayo na Gemini. Pero at least yung mga ginagawa nyo dyan, may success, ha? Oo, hindi siya nasayang. Pero na-realize mo, hindi pala pwede kasi mapapagod ako, ganun. Pwedeng ganun, may realization ba na hindi nakakabuti sa'yo. At magawa daw kayo ng konkretong plano. Sabi po ng card nyo po dito, be confident po daw kayo at maging matapang, oo. Take an action with courage, okay? Huwag nyo daw hayaan na manaig yung weakness nyo. May tao talagang toxic dito, in denial, insecure, paranoid, kulang sa pasensya. Pero don't worry kasi nakikita ko naman dito na iniwasan mo na. Nagpasya ka eh. Na-realize mo na hindi nakabuti. Oo, na yung taong toxic na yon or yung mga ginagawa mo na hindi nakabuti sa inyong sarili, then pinutol mo na, yung umiiwas ka na at nagkaroon ng new beginning. This is very good, Libra, ha? Kasi tinutulungan mo yung sarili mo. Spirits guide, possible blessings po na ma-receive sa year-end money ni Libra ngayong October 14 to 20, 2024. The clarification of this card po. So, ano yung possible blessings na ma-receive nyo? Ito na yung resulta sa inyong sipag at tiyaga. Kasi nakikita ko dito yung recognition, nakilala ka sa inyong malaking contribution. Kasi nga may positive outcome, right? Yon. Mahigit pa to sa success, ha? Which is sinabi ko dito, success. Mahigit pa po sa success, this is victory. This is recognition, nagkaroon ng pagkakaisa. Harmony. May promotion po ako nakita dito. Oo, may promotion po. Or mag-manifest kayo for promotion. Kasi nakikita nila eh. Nakikita nila yung mga ginagawa mo na may positive outcome. Kaya ka nire-recognize dito, may promotion, may financial growth after a period of struggle. Ang ganda, Libra. Your discipline and hard work are paying off. Again, yung sipag at tiyaga mo, pagkakaroon ng disiplina sa inyong trabaho dyan, yung hard work mo are paying off. So enjoy this time. Nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay na ito. Allow yourself to shine in this moment. May good news kayong marireceive. Or may bagay na matutupad. Good news after a period of struggle. Feeling proud ka dito. Kasi may accomplishment eh. In-acknowledge mo yung success at may matanggap kang papuri from other people. Diba? Ang ganda. Ang ganda nito, Libra. Claim nyo yan, ha? Yun nga. Huwag lang kayong magpa-apekto sa taong very controlling, inhumane, cold, ruthless, hindi honest inyo. So, umiwas kayo sa kanya. Paras kayo ni Gemini eh, sa mga cross-watcher dito. Huwag kayong magpa-apekto. Dito na lang kayo focus sa success nyo, sa victory nyo. Mag-iingat talaga kayo. Umiwas kayo sa taong walang magandang intention sa inyo. Okay? So, yun. Kasi kung tatanggapin mo yung negative energy niya, nakakasama yan sa iyo. Magkakreate kasi yan ng blockages eh. Hindi yan nakakabuti sa inyo. So, yun. Focus kayo sa victory nyo dito, ha? Kasi you deserved it. Okay? Spirits guide.
challenges na ma-overcome po ni Libra ngayong October 14 to 20 sa career and money nila. The clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. O, para sa kayo ni Gemini, o, and I think kay Aquarius din mamaya, tingnan natin. So, Libra, may celebration dito kasi may success, diba? Success, victory. Oo, and this is celebration, special event. Parang wala kang time i-celebrate ito. Itong tagumpay ni ito kasi nga busy kayo. It might be pagod kayo. So kung pagod kayo ha, or busy kayo, give time talaga na i-celebrate nyo itong tagumpay na ito. Oo, celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities into your life. Kasi ang ganda ng energy nito na ito eh. So, kailangan yung i-celebrate ito. Kahit dyan lang sa bahay niyo, kung saang lugar ka. Oo, na mag-offer ka ng prayer, pasasalamat sa ating Panginoon kasi binigyan kayo ng victory, yung success, career stability, at prosperity. Nagbigay pa salamat. I-acknowledge nyo yung bigay ng universe inyo. And you deserve this success. Okay? Please know that you deserve this success. Okay? Yun. Ano pa? Okay. Nakikita ko rin dito na may concern kayo sa isang tao na materialistic. Oo, paras kayo ng concern ni Gemini, Libra. May nagsiselos po? Or hindi marunong magpahalaga sa kanyang trabaho at sa kaperahan? Pwedeng ganun? Hindi marunong mag-handle ng money, naging materialistic, may taong hindi maasahan? Instead po daw kayo na magalit sa kanya, kausapin niyo po daw. Have a conversation with this person about expectation mo and make adjustment where necessary. Okay? May taong nang himasok sa inyong decision dito, oh. So, yun. Pag-uusap ay kailangan dito. Kakausapin mo to? Oo. Kakausapin mo to, Libra. So, instead magalit kayo sa kanya, kausapin mo. Kung hindi pa siya open-minded, then ipag-pray nyo siya. Mention this person's name na sana'y magkaroon kayo ng time soon na mag-usap. Give time. Kasi may tao talagang ganyan. Kung ayaw makinig, huwag pilitin muna. Baka hindi pa siya ready. The most powerful thing to do is to pray. I-pray nyo yan kay God. Isuko nyo siya. Okay? So, kung wag nyo yung pilitin, baka mas masaktan kayo. Baka ito yung dahilan na ma-disappoint kayo sa kanya. Remember, Libra, we cannot please everyone. May tao talagang tuto sa ating desisyon. May tao talagang hindi madaling kausap. Kasi may time din yan eh, na makinig yan sila. So, the best thing to do is to pray. Kung pwede, umiwas na kayo kasi umiwas din kayo dito eh. After nyo hindi siya makausap, then iwas muna. Okay? Parang may nag-end of contract dito, no? Tapos trabaho agad. May opportunity. Kanina pa ito nagkukulit sa akin eh, na may bagong trabaho, ganun. Bagong project pa. Okay? So, at least
Wow, so claim this positivity, itong blessings, malaking blessings to ha, Libra. Claim this, pagyamanin nyo yan. And iwas tayo sa negativity ha. See you tomorrow, Libra. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.